Kasama ko na po ang ating dalagang si Katrina Joy Padios. Happy healing morning, Kat! Happy healing morning din po, Doktora. At ang kanyang katabi ay ang kanyang Mama Esther. Si Mama, happy healing morning! Natutuwa ako at maayos na ang thyroid ni Katrina. Cut-cut na lang. Opo. Okay. Isa pong natural na paraan ng paggagamutan, the healing galing way, ang ginamit ng mag-inang ito. No? At naniwala ka ba kaagad na mapapagaling Opo. Ng naturopathy? Hilot-hilot lang ang goiter ni Katrina, Mama Esther. Talaga naniwala po ako. Bakit? Nanonood ka ba sa healing galing? Eh, kasi po meron na pong nagpapatutulo sa kapitbahay namin po. Ah, ano sabi ng kapitbahay niyo? Dumaling po yung ano niya, yung sa atay po. Liver condition Opo. Sa kapitbahay niyo, Opo. Napagaling. Opo. The healing galing ano way. Ano siya naggamot? 2004 po. 2004 Opo. Namin naging pasyente. Anong pangalan niya? Si Hermie po. Hermie na kapitbahay. Babae ba siya? Opo. Ah, okay. So naniwala kayo kay Hermie na pagpunta niyo sa healing galing ay gagaling talaga si Katrina. Opo. Hindi kayo nagpa-check sa doktor, sa ospital? Para sa condition ni Katrina? Una po, nagpa-check po. Uh-huh. Kasi nga, sabi niya parang may tinik, may tinik sa lalamunan niya. Parang sabi niya? Po, okay. Dati. Dumaing sa'yo. Po. Sabi nga ng doktor, may goiter po daw siya. Uh-huh. Tapos sabi niya, papa-opera daw po. Ako gusto operahin. Eh, ayaw po niya. Tsaka ayaw ko din po. Kasi... Bakit ayaw mo magpa-opera? Kung halimbawa walang healing galing at operasyon lang ang kailangang lunas, di ka rin magpapa-opera? Naku! Dahil ang sayo ay diffuse goiter Opo. Eh. Di lalaki yung mata mo, uumbok, magiging ano, luwa ang mata mo. Opo. Diba? Okay lang sayo. Kat-kat, ano yung mga sinabi mo kay mother na symptoms na nararamdaman mo? Palpitations po. Tapos okay. May nararamdaman din po kung parang nakaharang sa lalamunan ko. Aha, yung bang to the point na para kang nasasakal? Opo. Ayun. Pati pag lumulunok din po, kung nararamdaman ko po siya pag kumakain. Parang may nakabara? Opo. Ano yun? Parang hindi nalalaglag yung kinain mo? Opo, parang ganun po. Ganun ba? Pag umiinom. Okay. Tapos, mabilis po ako mapagod. Pag nagpapawis ako, sobra-sobra. Compared dun sa dati naman. Dati hindi ka naman ganun pinapawisan. Nag-start lang mid of last year. Mid of 2015. Tapos 2016, March, na-diagnose nga po ako sa... Oh, nag-goiter. Okay. Nakaranas ka ba nung iba pa rin ina-identify nila sa hyperthyroidism? Yung may tremors, parang bakit pasmado ang kamay ko, parang nanginginig. Meron po. Kala ko nga po pasmado ko kasi uh-huh. Sa school, pag uwi sa bahay, maghuhugas ng kamay. Akala mo dahil Opo. Doon, no? Tapos yung restlessness, parang palaging hindi mapalagay. Yun kasi yung kasama po sa mga sintomas no, ng hyperthyroidism. Yung pagpayat o pagtaba, anong nangyari sa'yo? Nung una po, pumayat po ko, tapos lumuha yung mata ko. Tapos nung nabigyan ako ni doktor ng gamot, pang maintenance po, nagbago naman po yung katawan ko, tumaba po ko. Tumaba ka na nito, Opo. Dati payat ka. Opo. Tapos matambo ka matamo dati. Opo. Oh, Gabi nawala po. Na rin. Nawala na po. Oh, beautiful eyes Opo. Ka na ngayon eh. Alam niyo po, para isa-isahin natin dahil magandang ma-assess niyo rin no, ang ating mga tagapanood ngayong umaga, kung meron na kayo nitong ganitong condition. Kasi hindi pinaghihinalaan itong isang tono, yung madalas na pagdumi. Ito ba'y yes. naranasan mo? Opo. Mm-hmm. Nakakaranas po ako ng pagdudumi 2 to 3 times a day. Ayan. Minsan po, baka akalain nyo na maganda lamang ang inyong digestion. Ha? Kaya kayo ay pabalik-balik sa palikuran para dumumi, no? Katulad ni Kat-Kat, 2 to 3 times a day na siya po ay pumupupo. Pero hindi mo alam na yon ay may connection sa yung hyperthyroidism. Akala ko natural lang po siya kasi mahilig din po kasi ako kumain. Kung halimbawa po, ang tao ay napakadaming kinakain Opo. Per sitting, pwede po siyang magpupo ng more than twice a day. Na pwedeng 3 times a day. Pero hindi naman ganun kadami ang pagkain ni Katrina.
nakakapagtaka kung bakit madalas kang pumunta sa bathroom, no? So, nararanasan po yun. So, dahil dun sa lahat ng mga symptoms na yon, niyaya mo nang magpagamot yes, si mama, no? Pero sabi mo nga, ayaw mo magpa-opera. Paano ka na-convince na pumunta sa Healing Galing? Kasi po, pagkatapos nitong second sem, nitong March lang, na-stay ako sa bahay, nakaramdam na ako ng kung ano-ano. Hanggang sa hindi na ako makatulog sa gabi, nahihirapan na po ako matulog. Kasama dun, yun? Opo. Doon ko na po talaga sinabi kay mama na gusto ko na talaga magpa- gamot sa Healing Galing po. Oh, pero ikaw ba nanonood ka ba sa Healing Galing dati pa? Hindi ko pa po yun alam. Na-chismisan lang? Opo. Ni Hermie? O, minsan lang po napanood. Ah, nung chinismisan ka ng kapitbahay mo si Hermie, okay, pinanood mo na, naging curious ka na sa Healing Galing. Dahil ba sa kondisyon ni Katrina yon? Ayun. Decide na po talaga ako mag- ano din siya. Pinanood nyo ba yung mga past episode natin tungkol sa goiter? Ito sa Healing Galing? Yung anak ko lang pong panganay na papanood tapos kinikwento lang sa akin. Pero ikaw, napanood opo, mo ba? Napanood ko po. O nakumbinsi ka na gagaling ang goiter mo? Opo. The Healing Galing way? Yes. Pero hindi ba naging mahirap kasi ang dami naming bawal? Oo nga po. Kaya nga po. Hindi ka ba nahirapan na ayoko na yata dito? Parang ang daming bawal. Kasi yung mga pinagbabawal po ng Healing Galing mga kapatid ay yung mga activities at mga pagkain na maaring nakaka-aggravate sa kondisyon ni Katrina, no? Okay. Katulad halimbawa ng iced beverages. Yes. Dati mahilig na mahilig, mahilig ka. Mahilig po talaga ako. Bakit gusto mo yung malamig? Bakit kayo gusto niyo yung malalamig na inumin? Wala, parang nakaka-refresh lang kasi sa katawan. Mm-hmm. At pag may bukol na po sa bosyo, okay, eh pampatigas at pampalaki na ng bosyo, vitamin na sa bukol. Ganun po ang nangyayari. Tapos ano pa? Soft drinks. Mahilig din po ako dun. Simula nung high school po ako, walang araw na hindi ako nagsusoft drinks, nagja-junk foods. Ganun po. Palagi may junk food, palagi opo, may soft drinks. Opo. Bukod po sa soft drinks, yung mga mabubula na yan, no? Pinagbabawal din po natin sa Healing Galing yung mga mabubulang inumin na katulad ng soft drinks. Nandyan ang beer. Eh, hindi naman umiinom ng beer si Kat-Kat, no? Yung mga buko juice. Oh, mahilig ka ba dati? Hindi naman po. Hindi soft naman. Drinks talaga more on po. Soft drinks talaga. Soft. Pag nakita nyo po itong mga inumin na to, may bubbles. Opo. May bukol. Okay. Kaya lang, doon sa mga beverages na yon, pumuputok yung bukol. Pag tumubo na sa atin, kailangan ng opera na. O, tingnan nyo po ang leeg ni Katrina. Walang sugat, di ba? Kasi haplos-haplos lang ng Healing Galing oil ang ginawa nila. Ano pa ba ang nirekomenda sa inyo ng ating naturopathic practitioner sa Taguig? Opo. No? Si Ate Raquel Rasalan. Sa Mandalo yung po ako una nagpa-check. Ah, kay Ate Raquel din yon. Opo. Regular massage ng Healing Galing oil, opo, nirecommend niya. Okay. May warm compress po na 2 glasses ng hot water and half glass ng plain vinegar. Ilalagay po ninyo sa malinis na basin, tapos doon ipapa-absorb sa malinis na face towel, pipigain mabuti at saka idadampi sa affected area, no? Nakakatulong po yung vinegar para ma-prevent ang infection doon sa thyroid. Tapos yung init nun ay ginagawang mabuksan ang skin pores ng pasyente. Finishing hot po niya sa nag-nasal steaming din. Opo, opo. Oo, isa pa rin po yun, no? Pero pag nag-nasal steaming, para mabilis po na maging malambot, no? Para matunaw yung goiter, ay dapat nilululon. Opo. Alam mo yon? Opo. Para pong similar ito doon sa nasal steaming procedure na ginagawa nating natural operation sa mga may sinusitis condition, di ba? Pero pag sa sinusitis condition, ang nasal steaming procedure po ay direktang sinisinghot ng ilong. Pero kapag ka may goiter, pagsinghot sa ilong, sabay lunok. Parang ganon. Inhale, tapos nilulunok. Napapansin mo ba anong effect sa'yo? Nararamdaman ko po yung bukol dito. Pag nilulunok mo, oo. Opo. Parang pumapasok din dito yung steam, opo, yung init sa leeg. Ramdam ko po. Oh, kasi magkakakonekta lang yung mga tubo, opo, ng butas natin sa katawan, eh, di ba? So, ganun po ang ginawa ni Katrina sa tulong ni Mama Esther. Gaano kadalas mong ginagawa yun every day?
Tatlong beses po. Aba, masipag, no? Tapos, ano pa, herbal vitamins B1, B6, B12. Pinainom, dahil may palpitations ka eh. O, anong tulong ang naibigay ng herbal B vitamins? Habang tumatagal, nawawala na yung nararamdaman kong bigat sa dibdib ko. Kala ko nga po may sakit ako sa puso. Akala mo sa puso?